Yun ho ang aking pamantayan sa paniningil. Okay, ngayon, pero iba naman ho yung sa mga abusadong online lending apps. No, nakita nyo naman ho, 2 days prior to the due date, pipilitin ka na magbayad. May nagtanong sa akin, what is the usual duration of grace period for overdue loans in online lending apps? Good day po, Boss Rai. May katanungan po ako. At tinry ko na po itong hanapin sa mga previous videos kasi po nagbaka sakali lang po ako na nasagot niyo na po ito noon. Pero unfortunately, wala pa po akong nakita or maaaring hindi ko lamang nakita. Ito po ang aking katanungan. Bilang isa ka rin pong maniningil slash collector, ay nais ko lamang pong itanong kung ilang days or months po ba ang usual or karaniwan na ibinibigay na palugit sa mga overdue na ang loan. Kagaya ko po na yung umpisa ng due date ay noong June 1, 2024 pa po. Halos mag-iisang buwan na po lagpas ang due ko. Sana po masagot at God bless po. Alright, maraming salamat po sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin. Pero bago ko po ito sagutin, ay imbitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin itong katanungan po ninyo. Sabi nyo, ano ho ba yung usual duration period or grace period for overdue loans sa mga online lending apps? Okay, kung sa online lending apps po, no, wala silang specific grace period. Kasi nga ho, nakikita nyo naman, no, base doon sa mga nagtatanong ho sa atin, no, tsaka sa mga previous videos natin, 2 days bago mag-due date, 1 day bago mag-due date, naniningil na agad, namumuwersa na silang magpabayad. So, ibig sabihin, ho, wala silang grace period. Diba ba? Okay. Ngayon, no, kung tatanong nyo, ho, no, ako bilang kolektor, maniningil, ho, no, kung ilang days ho ba yung ibinibigay namin or months, no, na palugit, no, it varies po yan, eh. Depende po sa kumpanya. Depende po dun sa ano nila yan, sa policies and procedures. Okay, meron ho yan. Kasi depende sa cycle yan, eh. Okay, merong tinatawag na early collection, tapos due collection, past due, and then delinquent. So, iba-iba ho ng ano yan. So, po, pwedeng yan, eh, sa inyo kasi past due, pwedeng 1 to 30 days, yun yung unang cycle. 31 to 60, yun yung second cycle. Okay? 61 to 90, yun yung third cycle. Tapos 91 to 180, pwede yun yung fourth cycle. Tapos yung more than that is yung fifth cycle. No? Depende ho. No? Kasi, kagaya ko nung sinabi ko before sa video ko, depende ho yan sa risk appetite. No? Nung may-ari. No, kasi yan sabi nga sa inyo bago ho magtayo ng lending ang isang ano, ang isang kumpanya, pinag-aaralan ho maigi yan. No, hindi ho yan basta-basta na may pera ako, no? Tatayo ako ng lending, hindi ganun, pinag-aaralan maigi ho yan. No, ang unang pinag-aaralan diyan is hanggang saan ba yung kaya kong ibigay o ilabas na pera, no, para ako eh makapagpautang. Tapos hanggang gano ba yung bad debt na po pwede kong kayanin para, di ba, para ako eh sabihin ko, oh, quits na. Hindi na ako, ano. Depende ho kasi sa risk appetite. Okay? Ngayon, sa batas ho kasi natin, no, meron ho tayong, ano, kumbaga, may limit po, no, sa number of years kung po pwedeng, na po pwedeng singilin, okay? Nakasaad po yan sa ano natin, sa civil code, no? Sa constitution natin, nakasaad po yan. Sa Article 1144 po, ng ano, na Civil Code of the Philippines, ano po yan? Pagka written, 10 years. 10 years ka po pwedeng singilin, okay? Doon naman po sa Article 1145, no, ng ano po natin, ng Civil Code of the Philippines, pagka hindi po siya written, 6 years kayo po pwedeng ano singilin. So ang difference lang po noon, pagka written 10 years, pag hindi po siya written or verbal lang po ang ano ang naging kontrata, 6 years po. So yun po yung haba ng panahon na po pwede kayong singilin, no?
Yun ho is based dun sa ano natin, nasa Civil Code of the ano, Philippines. Pero kasi ang tanong nyo is, ako bilang maniningil, no? Ilan days ba or months ba? Okay, ito ho ang opinion ko, no? Kasi kung susundin ko po yung ano yung panuntunan po ng NFIS, okay, yung Negative File Information System, no, kasi kailangan po 90 days, no, na wala hong galaw, kumbaga hindi ho nakapagbayad, no, kasi sila po pwedeng ilagay sa NFIS. So yun ho ang susundin ko, no. Kumbaga I'll give the ano the person or yung nanghiram ng 90 days, no, na palugit para magbayad siya. Pero hindi ko sinasabi na ititigil ko yung paniningil sa kanya. Okay? I'll do the usual, yung pupuntahan ko siya sa bahay, makikipag-ugnayan ako sa kanya, ano ba ang nangyari, di ba? Ano bang maitutulong namin, di ba, para sila ay masingil, okay? Tapos, base dun sa mga payment options na nakasulat po sa aming policies and procedure, yun po ang pagbabasihan natin kung ano po yung nababagay sa kanila. Okay, ganun ko po sila sisingilin. Okay, ngayon, let's say for example, ang inano nila is restructuring. O, i-restructure natin. Wala naman ng problema dun eh. Ngayon, kung sinabi nila, i-delay muna natin ng 30 days, may moratorium tayo, 30 days, di ba? Freeze yun. So, wala akong problema, freeze natin. So, ika-31st day, tsaka ako maniningil sa inyo. Diba? Marami ho kasing paraan, no? Po, pwedeng gusto niya, mag-partial lang siya. Or meron din naman ho, ano, gumagamit. Ano, kumbaga, eh, sige, extend natin. No, ng, ano, ng, let's say, 30 days. O, ang gagawin mo, no, babayaran niya yung interest for 30 days. So, extended yung contract niya na naman. Pwede rin ho iyon. Okay? Kaya yung video ko nung mga nakaraang ano, nakalimutan ko kung mga pang 6 videos before, no, na yung extension tsaka prolongation po is ginaya po or halaw ito doon sa mga ano, sa mga pawn shop. Kung kung kayo nakapagsanlana ng alahas, no, ang ano nila, pag hindi mo kayang tubusin, magtubo ka muna. Yun ho yung ano, yun ho yung ano, yung doon hinalaw yung ano, yung extension tsaka prolongation. Interest lang ang babayaran po ninyo muna para ma-extend siya. No, kaya ho siya extension eh. Yung prolongation ho kasi, ang alam ko dyan is pagka mahabang panahon mo siya i-extend. So, ibig sabihin, kung i-extend mo siya ng 30 days, so 30 days na interest ang babayaran mo, so extended ka. Hindi mo siya mababayaran yung principal. So, pagdating ng ika-31st day, yun na yung due date mo. So, babayaran mo doon yung ano ulit, yung ano, yung interest ulit, tsaka yung principal. Okay? So, ganun po ang mangyayari. Kaya nga, kung ako ho ang tatanungin, I will do the usual collection pa rin. No? Pupuntahan kita, tatanong ko sa'yo, tapos i-apply natin kung ano man yung nasa policies and procedure namin na payment options, no? Gagawin ko yun. No? Pero, pag walang nangyari within 90 days, no? Well, definitely, I'll ano, kumbaga, i-re-report ka na namin or ilalagay na namin yung iyong credit history sa ano, sa NFIS, okay? At kasi sa ano naman po, sa CIC, within 30 days yun. Kasi pag hindi mo talaga kayo nakapagbayad dun sa 30 days grace period or sa due date, kasi kalimitan ho 30 days eh. Eh po ba? Hindi kagaya dito sa mga ang one cycle kasi ng mga online lending apps na abusado is pangkaraniwan 7 days. So sa kanila po, 7 days, one cycle na nila. No, pero kasi ang inaano ni CIC, at least 1 month. Kailangan, within 1 month, one cycle yon. So pag hindi, ano, magbayad yan o hindi, kailangan i-ano sa kanila yon, i-report sa kanila yon. Kung submitting entity ho kayo. No, kung submitting entity, yung kumpanya or yung lending financing o banko. So ganun po siya sa CIC. No? If, regardless yan, kung good payer or bad payer, mapapasama ho kayo dun sa listahan sa CIC. No, kasi yun ho ang lagakan, repository nga ho yun eh. Parehas din ho ng NFIS yun. Kaya lang ho, ang NFIS ho kasi, negative file lang po. Pag hindi kayo nagbayad, within hanggang 90 days, ayan, tsaka kayo masasama no, sa NFIS. Okay, so ako, yun ho ang pagbabasihan ho. No, na
hanggang dun ka lang, 90 days ka lang. Pagka hindi ka nakabayad ng 90 days, definitely, pasasama na kita sa ano, sa NFIS. No? Kung ako ho ang ano, tatanungin. No? Pero, I will still do the usual. Definitely, kasi hindi ko po pwede itigil yung, ano, yung collection effort. Kagaya nga ho na sinabi ninyo, no? Me as collector, ho, no? Hindi ko ho po pwedeng, ano, kumbaga, talikuran o hindi gampanan yung aking tungkulin. No? Hindi po pwede ho na pagka nag-passdue ka, hindi na kita pupuntahan. Aantayin ko na lang yung 90 days, hindi. Ay, gagawa pa rin ho ako ng paraan para masingil kayo. Pero, gagawin ko yon sa pamamaraan na nasusunod ko po yung prohibition on unfair debt collection practices. No? Hindi ko po pwedeng, hindi kayo po pwedeng iharas, hindi ko kayo po pwedeng takutin, hindi ko kayo po pwedeng ipahiya o ano paman. Ano po? Yun ho ang aking pamantayan sa paniningil. Okay, ngayon, pero iba naman ho yung sa mga abusadong online lending apps. No? Kaya gaya yung sinabi ko sa inyo, sila ho walang grace period. No? Nakita nyo naman ho, 2 days prior the due date, pipilitin ka na magbayad. So, walang grace period. Na, ano, diba? Pero, ang sagot dyan is, wala ho talagang ano yan. Kumbaga, depende yan, no, sa kumpanya or sa lending, financing, or banko. It varies yan. Depende ho yan dun sa mga nagpapahiram ho. Pero kung ako yung tatanungin, kaya yun yung sinabi sa inyo, susundin ko ho yung sa NFIS. No? Or kung sa anuman kaming miyembro. Kasi kung sa CIC, kailangan ko i-report yan na within 30 days, no, mapagood or mapabad yan. No? Kung meron kang nabayaran o hindi, kailangan maano ka, i-report kita. No? Pero ako kasi, ang panuntunan ko sa buhay, lagi ko sinusunod, is yung sa NFIS. No? I'll give you until 90 days. No? Pagka hindi, i-report kita. And then, most probably yun, i-endorse na kita sa collection agency, no? At saka pagkatapos nun, demand letter, and then, gagawa na tayo ng ano, magsasampa na tayo ng demanda. Okay, which is what we're doing right now sa aming ano, sa aming pinapasukang kumpanya, no? Ayun ho kasi ang ano eh, ang advantage po kasi sa sumusunod sa batas, no? Is hindi ka matatakot mag-file ng demanda. No, yun ho yung ano, yun ho yung kagandahan doon, no? Kaya nakita niyo ho itong mga online lending apps na to, hindi ho yan magpapakilala. No, hindi ho sasabihin sa inyo address niyan, maski yung mga ahente niyan kuno, hindi yung magpapakilala kasi ho, sila ho ang kauna-unahang lumabag. So, alam nila na hindi sila makakapag-file o makakapagsampa ng kaso na small claims, no, sa court. Kaya sila, puro pananakot lang talaga. No? Hindi ho kagaya ng mga lending, financing, or banko na nasunod po sa batas. Hindi ho, ano, wala ho silang problema doon sa pagsasampa ng kaso. Kasi ho, kung sumusunod sa batas, so definitely ho, nakaayon sa batas yung ginagawa ho sa paniningil. No? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang!